Yan mga boss, halos wala kang makita sa malayo. Sobrang hamog. Yan, pupunta na tayo kay Tito Jimmy. Yan, umulan kasi nung mga nung makalawa. Ayan, pumuputik yung daan. Ayan mga boss, mag-isa lang tayo dito kaya hindi na natin na-i-video kanina yung pagpuputol natin ng tubular para dyan sa handrail ng hagda natin dito. Ayan. Walang tao dito sa farm ni Tito Jimmy, nasa ano silang lahat. Nasa farm 2. Papataba yata sila tsaka nag-spray. Ayan. Yan muna yung nilalagay natin. Tapos habang wala pa silang design para dito. Ayan, dyan. Dyan lang yung magkakadesign niya ng konti. Pero dito sa mga ganito, yan. Yan, mga simple lang. Para lang may harang kahit paano. Itong isa na to patapos na, dalawang piraso na lang. Tapos dito, eto naman, etong kabilang side naman na to. Tapos yung dalawang pakudrado dun sa baba. Ayun. Sa pinakalandingan ng hagdan natin. Ayan mga boss, tapos na yung dito yung isang side na paakyat mismo sa hagdan natin. Ayan. Siya. Bali, eto namang isa na to. Ito, eto naman ang lalagyan natin yan. Eh, mga pinuputol natin. Dapat nakaganyan siya. Yan. Para pag inilagay, hindi na tayo may hirapan mag-welding. Dapat nakahulog din kasi. Ayan, ganyan siya. Ayan. May marker tayo dyan sa taas. Dapat nakasentro. Ayan. Tapos dito sa baba. Dapat naka-sentro din yan. Dalawa siyang sentro. Ayan. Tapos wewelding na natin. Bali, nagamit na ganito rito. 12 pieces. 12 pieces na 1 by 1. Ayan mga boss, tapos nang putulin lahat yung ilalagay natin dito. Ayan, ilalagay natin dito. Welding na natin muna.
share ko lang po pala sa mga mahilig mag-DIY. Lalo na yung wine-welding nyo is nakahanger. Nakahanger lang siya. I-sure nyo lang po bago nyo bitawan na naka-welding na ng maayos. Bago nyo po bitawan. Kasi pwede kayong malaglagan ng wine-welding nyo. Masugatan pa kayo. Kasi yung plaques niya or slug, ayan, dalasan makikita mo, akala mo naka-welding na. Pero plaques pa lang yan. Titignan mo siya, kung nakakapit na, tatanggalin mo yan. Ayan. Pag natanggal mo na at nakita mong maganda na yung pagkaka-welding, ayan. Tsaka mo bitawan ngayon, lalo na mabigat ang winelding mo, nakahanger, yan, delikadong bumagsak sa'yo. Yan. Tatanggalin mo yung slug niya or plaques para makita mo kung kumapit na. Kumapit na ng maayos yung winelding mo. Yan. Kahit paano naman kumapit yung welding natin, kahit na humihina yung kuryente rito kasi sobrang layo ng pinagkukunan natin ng kuryente. Tapos etong binigay kay Tito Jimmy na tubular na 1x1 is substandard, hindi siya standard na 1.5. Kaya medyo nabubutas pagka sobrang lakas ng welding. Hindi naman kumakapit pagka sobrang hina ng welding. Ayan. Ayan, ilagay na natin yung dito, yung sa kaliwa. Kabilaan na siya. Tapos na yung kabilaan. Yun naman yung gagawin natin, mga boss. Tapos yung pababa niya rito sa tatlong step dito. Ayan. Ayan mga boss, nailagay na natin yung dito sa pinaka-landingan ng hagdan natin. Ayan, bali ito na lang natitira. Ayan dito, kasi inuna namin yung sa taas. Ayan. Ayan, ito yung inuna namin sa may pinakasandalin niya. Ayan, ayan mga boss. Tapos yun dito sa baba naman. Mga boss, naputol na natin itong mga ilalagay pa natin dito. Ayan. Limang peraso pa. Ayan. Dito na lang nun. Ayan mga boss, na ilagay na natin yung sa pinakailalim niya. Ayan. Para safety na dito. Ayan. Ayan siya yung kabuuan ng upuan natin. Tapos dito na lang yung gilid na to. Hanggang dito rin yan sa taas. Ayan. Kabilaan. Yung kabilaan na to. Tapos pinto. Saka tayo bababa dun sa pinakababa dun. Dun sa 3 steps. Ayan. Pero ito, sa gilid to. Ayan, yung sa gilid nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, 8 pieces na tayo. Tapos dalawang medyo malaki yung clearance dito. Kasi medyo naka-slant na pa ganyan yung ano natin. Naka-slant kasi pa ganyan yung pinakakilo ng ano natin, bubong. Eh, dun tayo halos susunod mga boss. Kaya ganyan lang muna siya.
Yan. Tapos pipinturahan natin, aaspihan para magmukha siyang kahoy. Hindi siya lilitaw, hindi lilitaw yung bakal niya. Yan. Tapos ito naman, pagyari ng kabilang side, ito na isusunod natin. Ayan. Tapos pwede na tayo dito sa may pinto. Gagawin na natin pintunan. Ayan yung pinto dito. Bali, dalawang maliit siya. Dalawang maliit na pinto ang ilalagay natin. Ayan siya mga boss. Ayan. Nagawa na natin yung pinto para dito sa taas. Ayan. Ayan yung pinto. 1 meter yung lapad ng pinto natin mga boss. Ayan. Dito natin siya ilalagay. Ayan. Diyan sa taas na to. Ayan. Tapos yung dito, sa kabilang side na to, ayan, okay na siya. Yung dito na lang, eto na lang kulang, yung dito sa side na to. Kasi inuna ko muna yung pinto para kahit magpunta dito yung bata, hindi na siya delikado. Kasi baka biglang magpunta sa hagdan, mahulog pa. Ayan. Kaya inuna ko muna yung pinto dito.